magandang tanghali, magtatanghali na. Yung kaninang umaga, pinanguha ko ng mga bayabas. Magluluto tayo ng sinigang sa bayabas na bangus. Asikasuhin ko na muna yung ating mga ingredients. Tapos, pakita ko sa inyo kung ano yung gagawin natin para sa ating masarap na ulam, masarap at tanghalian nyo. Let's go! Papakululan tayo ng tubig. Kasi dito natin isasalang yung ating bayabas. Una siyang papakuluan. Tapos, pag kumulo na siya, pag malambot na, titirisin sa strainer para ma-strain lang yung buto. Tsaka yung katas lang yung sumama sa sabaw. Para pagkakainin, mabilis lang, wala ng mga buto-buto ng bayabas. Ngayon, ang gagawin natin, magbabalat tayo ng mga bayabas. Babalatan natin itong mga bayabas. Ayan na, pagbabalat. Tapos, ayan. Yan ang mangyayari. Camera shy po yung ating bayabas. Nilaglag yung sarili niya, kaya inugasan natin sa bit. Tapos, balik na tayo doon para sa ating paggawa ng ating mga balat-balat sa ating bayabas. Nabalatan na natin ang ating mga bayabas. Nabalatan na natin ang ating mga bayabas. Pagkatapos, sadali na natin siya dito. Ganun kaya. Yan. Bubuksan na natin to. Kasi, talagyan na natin yung ating bayabas. Sakto lang yan, kahit hindi pa siya talaga kumukulo sa bukal. Yung kulo niya nagbabubbles, hindi pa okay lang yan. Talagyan na natin to para mainitan sila at mga lambot na. You know? Tapos, takip ulit. Tak! Tapos, hipan natin to para umupoy ng malakas. Tapos, habang nakasalang yung ating bayabas, ito naman ang gagawin. Tatanggalin lang yung mga pud-pud-pud-pud dyan. Mga edges. Ng ating kasagingan. Tapos, i-slice-slice mo yan. Kasama na yung balat. Basta tanggalin mo lang yung hindi kaaya-ayang balat. Ganyan yan. Tapos ganito yung slice. Oh, tapos papakita natin yung slice. Sige nga. Ito na yung slice. Ganyan. Sarap yan. Ganyan. Siyempre, pagkatapos ng 1 million years, kumukulo na yung ating bayabas. Ayan o. Ayan yung ating bayabas. Tapos yung ating nalinis na ng mga ingredients. Yung talong galing sa atin yan. Pero itong sili, yung okra, itong kangkong, itong saging, binili natin kay Porong. Siyempre, yung ating sili, galing din sa atin yan. Antayin na lang natin maluto. Nilinis ko na rin pala yung isda. Kaya inaantay na lang talaga natin lumambot at kumulo ng mabuti yung ating bayabas. Uy, kumulo ka na. Nakakagutom na. Meron na rin tayong kanin. Ha? May kanin na tayo. Ayun o. Ngayon, napakuluan na natin yung bayabas. Malambot na rin. So, ang gagawin natin, i-strain lang natin, pipisa ng ganyan. Tapos, lalabas na yung katas niya. Ano nang kabilis? Tapos, salang na natin, pakulo, para maluto na yung ating mga isda at saka mga ibang ingredients. Let's go! Ito na. Nanon natin siya. Mashed. Tapos, strain natin. Tapos, lagyan na natin dito yung sabaw. Wapa! Layat! Oops! Ayan. Init. Ganyan-ganyan na. Paganyanin natin. Kailangan natin lumusot yung mga tubig. Tapos natapon. Tapos papakuluan, lagyan na natin yung isda. Next step. Lagyan na natin yung ating bangus. Tapos papakuluin. Bangus. Tatakpan lang natin para mabilis kumulo. Susunod na natin yung ating saging. Paapuyan na rin natin para mas mabilis kumulo. Sunod na natin na ilalagay ay yung ating kasagingan. Lalagyan natin yung ating kasagingan kasi matagal siyang maluto.
So, dapat lagay na natin siya. Ating kasagingan. Let's go, saging. Yan. Yung ating saging. I'm excited kasi nakakagutom na yung amoy. Maglalagay na tayo ng patis. Nasa inyo kung gaano kadami ang gusto nyong ilagay na patis. Pero yung sa atin, titingnan muna natin kung gaano kadami. So, ang mangyayari, tikman natin yung isang sandok, dalawang sandok, init, pangatlong sandok. Tapos, tikim, bago magtag-apat tayo, ha, tikim muna. Matabang pa siya. So, mag-aapat tayong sandok. Sarap. Masarap talaga. Tapos yung sasawan yung patis na may sili. Ah! Antayin na lang natin to. Lagyan na natin yung ibang ingredients para sabay-sabay na silang maluto. Lagyan na natin yung ating talong. Tapos sili, tapos okra, nahiwa na, tapos yung ating dahon, sa taas lang to. Tapos hihipan natin para umapoy, pagkatapos magiging luto na yung ulam natin. Hintayin na lang natin, kasi gutom na rin ako. Oops! Hihip! Maapoy! Lasa nga po. Papalakasin pala natin para mabilis na gugutom na ako. Ayan na, luto na yung ating gulay. At saka yung isda, luto na, luto na. Okay, ayan na. Gulay. Sabaw. Maganda ng ngiti ko kasi luto na. Kakain na tayo niyan. Mag-aayos lang tayo ng ating mga kanin. Kukuha na tayo ng kanin para sa amin. Kabukid, tapos kakain na tayo. May uling daw ako eh. Hindi ko nakikita. Pero yun. Marami talaga akong uling sa kamay. Tara, magkakain na tayo ng lahat. Yes! Sarap. Mauling lang yung kamay ko. Sorry. At syempre, mayroong bituka yung ating bangus. Tsaka atay. Ayan o. Sarap. Tapos, saging. Parang nilagang saging. Tapos yung talong. Tapos yung kangkong. Ay, sarap ito yung isda. Sarap talaga to, promise. Maraming beses na akong kumain ito. Pero dalawang beses pa lang akong nagluto ito. Sarap to pang ibabaw sa kain, pang sabaw. Kain na tayo. Kain na tayo, syempre sa akin yung chan. Ay, sarap. Tsaka yung gulay. Syempre, titikman ko na yung chan. Wala namang ibang patis. Siling, tiniris. Tapos patis. Sana hindi siya na mainit kasi yung mapaso. Hindi pa. Sarap! Nakita nyo kung gaano kasimple lutuin to. Pakulo. Lagay yung sibuy. Eh, pakulo. Ulit. Pakulo. Lagay yung bayabas. Pag lumab, nabinalatan na bayabas sa pag lumambot, tak-tak na lang. Tapos, strainer. Lagay yung isda. Lagay yung mga gulay. Lagay ng pampalasa. Kaboom! Masarap na, masarap na. May ulam na kayong binayabasan na bangus or bangus na may bayabas. Bulang lang Kapampangan. Magluto na kayo. Tikman nyo to. Masarap to. Salamat sa inyong panonood. Bye! Kain na ako.